Hi guys, mag-shoutout muna ako guys, no? Shoutout ko si si Aisa Romau. Aisa, hi sa'yo! Mag-ingat ka dyan sa saan ka ba ngayon? Naka sa Dubai? Ito yung hospital nila guys, oh. No, ikaw lang mag-isa dito. Walang gulo, walang kwan, tahimik. Tapos isa-isa kayo ng room. Ganito sa New Zealand, kaya maganda dito guys. Hi guys! Welcome back to my channel. And today's video is about for my back fracture. Kasi meron daw fracture ang likod ko, sabi ng doktor. Hindi nila alam kung anong cause, bakit siya nagka-fracture doon. Siguro dahil sa pag-upo ko ng 4 hours doon sa dialysis, kaya siguro naging itong likod ko kasi parang naging ganun siya, naging C ang form ng bones ko sa likod, para siyang letter C. Sobrang sakit. 2 nights na ako dito. Yan, 2 days. Ganun pa rin. Tawag doon. Hi guys, good morning. Two nights na tayo dito on 2 days. At wala pa rin nangyari, masakit pa rin ang likod ko. Kasi binibigyan nila ako ng mga pang pain reliever lang sa sakit ng likod. Wala talaga yung para sa gamot talaga dito na pang bones. Kasi sabi ng doktor ngayon, kasi nag-grounds na sila, sabi niya meron daw fracture sa bones ko na kailangan i-MIR ako para makita nila kung anong reason kung ba't siya nagka-fracture dun sa loob ng bones sa likod. Dahil siguro to sa pag-upo ko ng 4 hours dun sa dialysis. Pero sabi ng doktor, hindi daw yun ang reason. Kaya titignan nila sa MIR kung bakit siya naging fracture. Titignan para magbigyan ng tamang gamot. Pero sa ngayon, kasi Saturday dito, walang open na dun sa scanner sa MIR. At pag weekend, Monday or Tuesday daw baka ma-MIR. Tapos ngayon kagabi wala akong tulog masyado guys, gabi-gabi na lang ganun kasi sobrang sakit. Paano ka makatulog? 2 hours lang siya magising ka na kasi sobrang sakit. Talagang mapifeel mo yung mga buto mo na parang pinipilipit yung buto mo. Yun, grabe, sobrang sakit. Kahit naiyak ako kagabi dahil sobrang sakit. Buti, Pilipino yung nurse kagabi. Yeah, medyo na din niya yung feel ng sakit ko. Binigyan niya ako ng pentanil, yung para sa
pain reliever. Tsaka yung mainit sa tubig, yung sa hot bottle. Meron akong laging ganyan kasi alam mo na malamig dito. Malamig. Kailangan ko na medyo mainit-init para masyado masakit sa likod. Grabe, sobrang sakit guys. Kaya siguro to na ano ang bones ko. Kasi walang hindi ka makakain ng kahit ano-anong pagkain eh. Daming bawal. Daming bawal guys. Kaya siguro nagka ano tong bones ko kasi walang vitamins na calcium or vitamin D. Next time makalimutan ko na naman magtanong sa doktor kung pwede pa ako dun sa mga supplement na anong tawag dun na supplement para sa bones nga. Kalimutan ko. Tapos ano, itatanong ko din kung pwede ba ako sa mga vitamin D or mga ibang vitamins na susupport dun sa bones ko. Sobrang sakit talaga. Gusto ko ng mga vitamins na susupport sa mga bones ko kasi nakadialysis na ako eh. Paano kasi, di ba, kumakain naman kami pero hindi, konti-konti lang. Pagkatapos, makukuha din yung mga nutrients na kinakain mo. Eh, mababawas din yun. Kasi, ginukuha din sa machine, yung sa dialyzer. Yung tatanggalin nila yung kinakain mo. Yung mga nutrients na katawan mo. Kasi, masali siya dun sa pagtapon ng tubig sa katawan mo. Kaya siguro, naging, ano na tong bones ko, naging weak na siya. Tapos, meron din kaming lahi na arthritis. Arthritis. Meron din kaming lahi kasi yung tatay ko wala na siya. Ganon din ang ano niya, yung parang yung bones niya dito sa legs niya. Ay, dito sa ano, sa knee. Lumaki siya. Yun. Isa siguro yun kaya siya na ano. Tapos, yung kapatid ko naman isa namatay din yun kasi dito din, bones din yun dito sa ano. Sa dito banda sa paa natin, dito sa gilid ng puwet. Din dito banda. Dito sa hita. Yun, kasi parang masakit daw, parang binabali. Wala kasing pera dati. Sobrang, nung andyan pa ako sa Pilipinas, grabe, sobrang hirap, walang pera, walang, maano, hindi namin siya madala sa magandang hospital. Kaya hindi namin alam kung anong nangyari doon sa ano. Pero, yung na-x-ray, parang, yung bones niya naging, ano ata, parang natumaw, parang ganyan. Natatakot nga ako eh kasi parang lahi namin na ganyan. Pero pray lang tayo guys na sana matulungan tayo ng doktor na meron silang gamot para dyan kasi talagang ingatan natin ating health guys. Huwag tayo puro ano, abusado sa kinakain natin kasi doon din makukuha ang sakit sa kinakain. Number one ay yung soft drinks talaga. Yung soft drinks, yung mga alcohol, yun, number one yung talaga sa mga kwan. Makakasira sa health natin, no? Kaya, meron kayong mararamdaman na ganun, masakit ang kwan, huwag nyo lang baliwalain. Dapat i-consult nyo sa doktor para maagapan, para hindi siya lumala. Tulad sa akin, no? Diba, nung yan guys, ingatan natin ating kalusugan guys, huwag tayong abusado para hindi kayo magaya sa akin na nagtitiis sa sakit.
Yan. Yung pag-dialysis ko, okay lang. Hindi masyadong, wala kang maramdaman pag nagda-dialysis. Pero itong arthritis, Diyos ko, naku, para kang mamatay sa sakit, guys. Is that okay? Because I want to see it after. Okay, finished. Well done. This is lit, guys. Yan guys, andito na tayo sa kuan guys. Kanayin. Kwarto, tapos na tayo mag-dialysis. Andito si Ching Ching at si Papa. Binisita nila kami. Ay, binisita pala. Gutom guys, kaya kakain tayo ng sushi. Meron din kanin. Yan, kain tayo guys. Kasi bagong dialysis. Hi guys, mag-shoutout muna ako guys, no? Shoutout, shoutout ko si ano, si Aisa Romau. Aisa, hi sa'yo! Mag-ingat ka dyan sa ano, saan ka ba ngayon, naka sa Dubai? Or sa Kuwait? Shoutout sa'yo, Aisa Romau, ang kapitbahay namin sa New Bataan, Davao del Norte. At saka sa mga kapitbahay ko dyan sa Davao, sa New Bataan, hi sa inyo. And shout out din ako kay Ate Bibing Tumalis. Yan. Kay Ate Alice, kay mama ni ano, ni Aisa. Ang pangalan ng mama mo, Aisa? Si Ate Alice, no? Yan, shout out sa inyo. At shout out din sa mga subscriber ko na laging nanonood sa aking video. Sana nasa mabuti kayong kalagayan guys. At salamat sa panonood. Kahit boring tong mga reviews ko guys, pinapanood pa rin ninyo. Thank you. Sobrang thank you. Thanks for watching guys. Bye.